Samantala, pinagsisita ang ilang kolorum na sasakyan sa Cogeo Antipolo City, Rizal. Sinita rin ang isang van na may prangkisa nga, lumabag naman sa health protocols. Ang mainit na balita, hatid ni James Agustin. Sa bahaging ito ng Cogeo sa Antipolo, nagkasanang operasyon. Ang Inter-Agency Council for Traffico ay akaninang umaga. Target na mahuli ang mga inirereklamong kolorum na van na bumabiyahe mula Cogeo hanggang Cubao. Dalawang van ang nahuling kolorum. Kabilang na ang van na ito na ayon sa driver isang shuttle service ng kumpanya. Sir, kontra ko please po. Binigay ng ano sa akin, sa kampan. Ay, bali wala po kong anong binigay na kontra ko please. Nakarampoy ito sir. Sir, pakitabi na lang po. Ang complaint na pinadala sa opisina, marami daw pong nangungolorum dito. Ang complainant po nito eh, mga legal na transport services. Ang iniiwasan natin yung mga aksidente yung maidudulot ng kolorum dahil kawawa naman ang mga commuting public natin dyan dahil wala pong mga insurance yan. Hindi rin nakalusot ang isang van na may prangkisa nga. Wala naman plastic barrier sa pagitan ng mga pasahero. Tinikitan ng driver. Wala daw barrier. Hindi ko naman alam na ganyan pala mangyayari. Hindi na sana ako nagbiyahe. First time ko pala magbiyahe sir dahil nga wala na talaga kami pagkain ni. Eh. Ang mga pasahero should be wearing a face mask and a face shield. Dalawa po doon walang face shield. Tapos po wala po silang plastic barrier. Kaya po ang nangyari, pinababa po natin yung pasahero. Paalala ng mga otoridad, laging sundin ang minimum health protocols sa pampublikong sasakyan tulad ng tamang pagsusot ng face mask at face shield. James Agustin, GMA News.